tuloy yung patayin natin. Yun, slide patas, tapos sa puno. Hapon sa lahat at panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Yun, at mga solid na katropa, mga ka-green, mga ka-farm. Yun, kamusta kayong lahat? Yun. Sa episode nito, tatanim ako ng malunggay. Yun. Yung isang uri ng malunggay, mga katropa, ay napakastos na siya at dito sa lahat, maraming mga sakit na pwede niyang gamutin kapag ito ay makain mo. Yun. Sarap itong gulay. Kahit anong uri ng gulay, masarap ito. At higit sa lahat, at maraming benefits na ibigay sa katawan mo. Yun, mga katropa, dalawang uri ng malunggay na pwedeng tanimin. Yung isang uri ng malunggay ay ang kanyang buto. Yun, pwede kang direct sa bunga niya. Yun, pwede mong tanim yan. At pwede rin sa kanyang kahoy. Yun, sa kanyang puno o sa kanyang sanga. Yun. So yung tanimin natin ngayon, yung kanyang sanga, kung saan ay napakadali ito kumpara sa sa kanyang bunga. Yun, ang bunga kasi pag matanim mo 5 months or 6 months bago ka makapag gulay na kanyang dahon, dahil malakas rin lumaki. At higit sa lahat, mga 5 fingers or 6 fingers ay parang ayaw mong pangbawasan kasi mamatay pa yan dahil sobrang maliit pa yung kanyang puno. Yun, ito kasi sa sanga kasi directo sa sanga, mabilis lang itong lumaki yung kanyang mga sanga at ugat dahil matanda na ito. So sa pagtanim ng malunggay, kailangan lang natin na maiksi mga dalawang mga isang pea. Yun, isang pea siguro. Yun, yung haba. So siguro dalawang dangaw pwede na yun natin ni mga dalawang dangaw pwede na natin yan itanim. Yun, so ito patuloy natin at magtanim tayo. Yun, so yan, at subayan natin mga katropa, so kung paano tanimin at kung paano putulin at kung paano diskarte. So yun, maputol tayo. So yun mga tropa, simple lang. Yung puputol natin ay tulad nito, may sanga na siya sa taas. So dito lang tayo puputol sa ilalim. Yung puputol, ingatan natin na hindi masira yung balat. Parang straight sa pagputol. Tapos hindi yung masira yung sanga. Yung sanga niya, hindi siya mag-crack. Dahil wala sa mag-crack yan mga katropa, ay masisira na yung kanyang patas sa kanyang loob, pasok pa na siya ng uod. Yun. At kung buhay man yan, so hindi matatagal na matay rin. So kailangan ingatan lang natin mga katropa. So yun, so yung unang putol natin mga katropa. So lilipat natin namaya doon sa kabila para makapagtanim na tayo. Yun. Ito kasi medyo may sanga na siya, so pwede natin putulin. Yun. Pero huwag na natin putulin mga katropa dahil may sanga na siya, sayang. Sayang kasi mayroon na siya nga. Kunin lang natin yung dahon ng matanda at itanim yung ito kasi yung mga dalawang dangaw rito sa ilalim. Yun. Yan. Yan, ito siya. Direct siya mga tropa. Ito siya. Hindi na siya mamatay. Direct siyang lalaki. At ito rin. Yun. Tulad pa natin. So, medyo mahaba siya. Dalawang puno to ang pagkanim natin. Kukunin natin yung dulo dahil sobrang haba. Ito kukunin natin ito. Yan. Tapos kapag slice, dahil nasa puno pa tayo, huwag tayo mag slice ng pahaba. Slice tayo ng huwag tayo mas bawa ito, huwag tayo mas slice ng pababa dahil yung direct, dahil masisira yung mga kwan dito. Dito kulit rin natin. Yan ito, baliktad. Tukulin natin. Yun. Tatlo. So so yun mga tropa, tatlong puno yung
tanim natin ngayon, yung malunggay. So sana hindi mamatay at nung puno. So yun, itanim natin ngayon. Tapos by dalawang linggo or tatlong linggo, update natin kung nabubuhay na ba yung malunggay natin, yung tanim natin. So yun. At bago kong cut to mga katropa, shout out to muna yung mga solid natin supporters. Yun. Listahan tayo dito. Yan. Yan at mga love shout out kay Inday Jean Adiduya. Yun, may maraming salamat ma'am. Ma'am Langga Vlogs. Yun, may maraming salamat. Ami Kandaganan. Yun. Pinsan ko yan, may maraming salamat sa suporta mo sa natin sa channel ko. Jeep Barbers, yun. May maraming salamat. Naning Kamot, yun. Naning Kamot, may maraming salamat sa inyong suporta. Angela Adventures, yun. May maraming salamat ma'am. Huwag kong mag-ingat dyan. May maraming salamat sa comment lagi sa vlogs ko. At napakalaking maka-inspire talaga yung mga comment nyo. So may maraming salamat. Dotings TV, yun. May maraming salamat Dotings TV, yun. At Sinaida Montoya, yun Madam Sinaida Montoya, yun ama ina ni Ma'am Jusam Vlog sa Antique yun. So yun, may maraming salamat ma'am sa inyong suporta. Jusam Music Vlog, yun yung anak niya. So yun, may maraming salamat. At yun mga tropa, samahan niyo ako, tanim na natin yung malunggay. So turo ko kung paano yung mabutas at kung paano pagtanim, kung ano yung haba yung pagtanim natin. So tara na. So yun mga tropa, nandito na tayo sa ating kung saan ay magtanim na tayo ng malunggay. Yun. So ito kasi tanim na mga tropa, medyo sira ito, tinan mo sira. So kukunin natin yan, pupukulin natin hanggang dito. Yan. So try natin. So yun mga katropa, at meron isang dahon na matanda na kukunin natin yan, matanda, dahil mamatay lang yan mga katropa, dahil hindi pa yan maka-observe ng makaramdam ng lamig dahil wala pa siyang ugat. So yun ang isa naman, tulad na sa sinasabi ko ay wala siyang bitaran dito. So slide pataas yung putol natin, tapos dito sa puno buwasan natin to. Punin natin yung slide para balansi yung ugat niya mga tropa. Yun, matubo man siya, balansi yung ugat. So dalawang dangaw, dalawang dangaw talaga mga tropa, haba. So ito, dahil may sanga siya kanina, sinasabi ko hindi ko sana putulin to, kaso lang medyo mahaba na yung sanga. So pag matumubo man ito, mabilis lang humaba yung sanga niya sa taas, at sa taas na siyang mang dahon. So kailangan natin putulin niya mga tropa para bago nang yung sanga niya, at bago yung mga talpos na sunod, at mababa pa siyang mang dahon na. Kukunin na lang natin mga tropa. Yun. So tulad yung sabi ko, dalawang dangaw lang. Yun. Sakto mga tropa. Yun. So tatlo dyan mga katropa. So gawin natin, pabutas na tayo dito, tapos tanim. So gamitin natin, hindi pabutas natin dahil bawal ito yung direct ay tusok na sa lupa dahil masira yung balat. Huwag sa masira yung balat mga katropa. Ito mahirapan dyan naman pang mabuhay yung isang malunggay. So kailangan na walang sira yung balat sa gilid bago itanim. Meron din dito sa dalawa. So yan mga tropa, samahan niya ko, tara na. Una, mabutas tayo dito mga katropa. So medyo laki rin natin ang butas dahil para makagalaw rin yung kanyang ugat at kanyang puno sa sunod. Hindi masisira siya at bilis rin lumaki yung kanyang puno. So ito hindi masyadong malalim yung pagtanim, pero sure mo nga mga katropa nga walang makagalaw dito, dahil kung mayroong makagalaw
buhay siya tapos mamatay din siya. So yun, palimin natin. Sure lang, maigpit yung pagkatali mo makatropa sa kanyang puno dahil ito kasi sensitive na mas pagkatali natin. Okay. Masarap yung ulamin, mahirap tanimin, kaya ingatan natin na hindi masira yung kanyang puno. Alin natin mga katropa. So yun mga katropa, dito kayo sa pangalawang butas natin. Yun. So yun, ito na yung patanin natin, slide patas, tapos puno, diretso yung pagkuputol. Ito na yung tinanim natin mga katropa. Yan, kung mapansin nyo, mayroon siyang talbos. Ito yung isa, pangalawa. So wala siyang talbos. Yun. Ito, tinutulan lang ito. Yun. Yan, para pag matalbos siya, hindi siya mahaba. Mas ilalim na siya, meron na siyang mga dahon. So yun. Yan. So yun mga tropa, at update kayo next week. Siguro sa 3 linggo simula ngayon, kung ano nang resulta yung pagtanim natin. So kung buhay pa o namatay. Dahil ito kasi yung tinanim natin, puno, busa nga. Yun, yung tinanim natin. So hindi tayo direct sa bunga. So yun mga tropa, tandaan lang, 2 uri lang pagtanim ng malunggay. Pili sa sanga, pili sa bunga. So, depende lang kung saan mo gusto. Pero sa akin, ito kasi medyo madali sa akin to. At medyo madali pa tubuin. Yun, maraming salamat sa mga katropa sa inyong suporta. At sa lahat yan, nanonood, mga kaagri, mga kabukid, mga farm. Yun, maraming salamat sa inyong suporta. Yun, see you next vlog mga katropa. Maraming salamat sa inyong suporta.